Alam niyo po, medyo bagamat ang laki-laki ng intelligence span ng ating presidente, tinanggalan nila ng intelligence span ng ating vice president na taga Mindanao na sana ay mas maraming mga connect para malaman ko ano nangyari. Ito po, resulta to sa pagtanggal ng confidential pa ni VP Sara na taga Mindanao na hindi natin nalalaman talaga kung anong ginagawa ng ating mga kalaban. Yung lumabas yung usapan na usaping pistok-pistok na naman, hotel lumabas na naman kagad yung asawa ni Juma Sison. Ah, si isa sa requirement daw niya sa magkakaroon ng pistok ay buwagin ang Intepilcac. Ano ka, hello? Tagal ng kalaban ng mga terorista. Kaya sa mga panahon na nagkakaalyansa ang ating speaker at ang mga terorista, di ako magtataka kung talaga magkakaroon ngayon ng banta sa Davao dahil lalakas talaga ang loob ng mga terorista dahil alam nila na kumbaga nauto nila ang liderato ng Kamara de Representante. Alam mo, alam nyo no, mga kaibigan, kahit na nasa politics ako ngayon, sabihin natin that's reality no, sa politics, there is no permanent friends or enemies, only permanent interest ang lumulutang dyan, ang nangingibabaw sa politics. Pero depende na rin yan sa tao siguro. Yes. Kahit naman siguro na sa politics ka, masikmukong kaya mo sikmura yan. Siguro hindi ko sikmura yan kahit anong sabihin mo, only permanent interest na walang kaibigan. Yeah. I don't think so. Hindi naman siguro lahat ganun, pero karamihan ganun, ha? Tapo. I am not availing of that exemption, pero I guaranteed yan, guaranteed. Yes. I will never do that. Shocking. And may I also interrupt, ha? Ahead, and I also think that more than anything, it really, before you are a politician, you are a man. So, yes. Power will not change you, it will unmask you. Yun ang sinabi ni JFK. True. No? So, nakita natin ngayon kung sino itong mga nagbabago pala, no? Yeah. Pagkagaya, walang prinsipyo. Marami pala. Napakarami pala. Nasya-shock ako talaga, Senator. Senator Bato, thank you, Manuel. Yes, diretso yes. Po kami sa tanong sa iyo. Una po ay nagpahayag ang inyong leader sa Senado, ang ating Senate President, na nagkaroon sila ng dialogue with Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos Jr., siya, Senator Legarda, Sandro Marcos, at pinag-usapan ang sinabi ng Presidente revealed by your Senate President, by our Senate President, na hindi niya gusto itong People's Initiative kasi very divisive. At gusto niya, si Nate ang mag-lead ng mga proposals and then let the House concur or make some adjustments but not through the way of People's Initiative. On your part, bilang Senador ng Republika ng Pilipinas, on those revelations na inihayag ni Senate President Migs Zubiri nung nakaraang mga araw, ano po ang nakikita ninyong patutunguhan nitong pirma or tinawag mong PI Politicians Initiative at para ngayon ay magiging PI pa rin, pangarap sa kanila na lang? Go ahead, Senator Bato de la Rosa. Well, I trust my Senate President. I trust my President of the Republic of the Philippines. But hindi pa rin ako kumpiyansa dahil nga despite of that revelation, that declaration coming from the president, wala namang hinto yung pangangalap nila ng wala may instruction sa ground na ihinto. In fact, tinapos talaga nila yung deadline na ibinigay sa kanila. Non-stop pa rin yung ginawa nila, so hindi pa rin tayo magkakumpiyansa. Hindi pa rin tayo dapat magkumpiyansa. So it means, Senator Bato de la Rosa, you are personally, as a senator, an independent member of the Senate, against ka pa rin dito sa budol-budol at pinalusot na pirma-pirma at binabantayan mo pa rin ito na hindi dapat ito mangibabaw bilang isang forma sa kanilang panggigipit sa konstitusyon upang baguhin sa interes ng mga politiko. Iyon ba ang tuno ng inyong sagot ng pagkakuha namin, tama ba? Totoo yan, Kay Rick. Hindi talaga tayo dapat magkumpensa dahil iba yung dapat. Pag may usapan kayo, may instruction ng presidente na ganito, stop na nyo yan, dapat stop right away. Yeah. Pero nakausap ko yung mga congressman dito sa baba, hindi naman lahat ng congressman o kwan na
pabor dyan talaga. Meron lang, meron nagsabi na following instructions lang kami. Pare, kung following instructions lang kami, hindi pwede hindi namin sundin. So wala naman daw instruction na ihinto. In fact, talagang pinatuloy nila hanggang sa makuha yung deadline. At maraming nakapag-comply nung numbers na yan na requirement. So sana, they listen to the president. Yes. The president has spoken. Yes. If the president has spoken, dapat period na. Wala nang alingasgas. Ako, naniwala ko sa Pangulo natin. I really trust the president na pag sinabi niya, gagawin niya yan. Sana. If all else follows the president. Yes. Thank you, Senator Bato. I'll pass you on to Ma'am Lorraine and Brother Franco. I really like what you said, Senator. When the president speaks, you should all follow. But I want to segue, to another topic, Senator, that's also related. But it is of great concern to me kasi when I was working in government, I learned from President Duterte yung kahalagahan ng delikadesa. No? And it seems like it's gone. Now, I'm very shocked at the utter lack of shamelessness. No? The utter lack of shame. No? Yung garapalan. Garapalan talaga ito at parang wala nang respeto sa taong bayan. At walang abilidad na mahiya sa taong bayan ang nakikita ko. And that to me is dangerous. Could you please comment on that, Senator? Well, napaka-importante sa atin, Lorraine, yung word of honor, no? Yes. You honor your word, hindi yung okay ka sa harapan ko, pagtalikod ko, saksakin mo ako. Correct. Dapat isang salita. Yes. Ang Pilipino at ang tunay na lalaki at tunay na babae. Tuloy kasama ng babae dyan, baka mga magreklamo ka naman ng gender equality, ha? Okay lang. Kung tunay na lalaki, isang salita lang, may word of honor tayo. Ganun dapat. Hindi yung may mga pasurpresa at may mga underground movement ba, no? Dapat isang salita lang tayo. Senator, ano ba yung halaga ng Ano ba yung halaga ng pagiging, let's say, Prime Minister or Pangulo, for instance, sa'yo? I mean, gagawin mo ba yon na you're going to railroad at yung ganyang kalakas talaga ng garapalan, gagawin mo ba yon? Is it going to be worth it for you? I'm talking about the speaker, no? Is it worth it? Kasi parang siya ang nawawalan kasi dito sa pananaw ko eh. Siya nawawalan ng dangal dito eh, no? Exactly. Nasa tao yan, kung gaano ka kaganit sa power, gaano ka talagang sarado yung utak mo na gusto mong makuha yung power na yan, nasa tao yan, pero in the end, display pa rin yan, Lorraine, hindi mo pwedeng brasuhin yung posisyon na yan, lalo na yung pinakamataas na posisyon ng Pilipinas. Hindi mo yan pwedeng brasuhin kahit anong paipal mo dyan, kahit anong diskarte mo dyan, pakulong mo na yung lahat ng mga kalaban mo, pero kung hindi talaga ay nakasulat sa yung palad na ikaw ay magiging ganyan, hindi yan mapunta sa'yo. Walang mangyayari sa'yo, kaya sinira mo lang yung buhay mo pag gano'n ang ginagawa mo. Correct. If you are not destined for that kind of position or for that kind of destination in life, tama si Senator Bato, hindi mo maipipilitan, lalo pa kung ang taong bayan ay hindi kasama sa iyong pamimilit na hawakan ng kapangyarihan sa ating bayan. Yes. Yes, ka Erika. Go ahead, Senator. Iba na yung taong bayan na nagpipilit sa iyo. Hindi ikaw mamimilit sa taong bayan. Yeah. Dapat ganun. Dalaway around. Yeah. Tama po. Yes, tama po dyan, Senator. At gusto ko na pong kunin ang pagkakataon na ito dahil si Senator Bato, what you see is what you get. Yeah, ganun siya. So ito nakikita natin. So Senator, okay lang po ba na itanong ko? Dahil nakikita naman po natin, gaya nga po ng inyong sinabi, ang ginawa po ang ating konstitusyon para sa ating mga kababayan para may mapaayos ang kanilang buhay. Pero sa nakikita po natin, sa mga sunod-sunod na kaganapan, kabilang na ang nangyari sa SMNI at iba pa dyan sa lower house, gusto ko lang po malaman, Senator, kung i-rate nyo po ngayon ang lower house from 1 to 10. Kung okay lang po, Senator. Hindi, gusto ko lang malaman, syempre. Sayang naman, Senator. At alam ko naman, diretso naman si Senator Ronald Bato sa kanya mga sinasabi. Kung maaari na, how do you rate po ngayon ang lower house?
ako no, ayaw kong magbigay ng rating dahil mapanghusga yan. Dahil, for all we know, yung 320 yes. na tao dyan, yes. hindi naman yan lahat mga sakim sa kapangyarihan. Daming matitino dyan, kaya hindi natin sila pwedeng lahatin. Pero ganito lang, alam mo, ang... mahirap no, mahirap maghusga, pero yes. nakikita natin yung sinasabi mo kanina no, na yung konstitusyon para sa kabutihan ng taong bayan, ganitong gawin natin, pero nakikita natin yung mga moves na ganyan, yung puro surprise attack na ginagawa. Halata mang hindi para sa taong bayan yung titingnan diyan, kundi kabutihan ng mga nag-propose nung charter change na yan, pang sarili man yan na kapakanan ang titingnan nila. To perpetuate themselves in power. Yeah. Ganun naman talaga yung mga sigurado ka bang hindi sasaksak diyan yung term limits. Tama. Sigurado yan mga political provisions. Mm. Yes. Forever na lang sila maging congressman, forever sila maging mayor, maging gubernur. Wala na, balik tayo sa pre 1973 pre 1987 constitution na sitwasyon na hanggat mamatay ka, kung gusto mo diyan ka sa pwesto, gawin mo lahat ng pwede mong gawin para to perpetuate in power. At para sa akin, hindi kabutihan ng taong bayan yan. Kabutihan yes. ng ilang tao lang yan na gusto umawak ng power. Correct, Senator. May pahabol lang po akong tanong. Gaya po ng akin na itanong din kahapon dahil po dinipensahan po ng Kamara at dito po ay si ACCIS Representative Erwin Tulfo na wala raw po si House Speaker sa likod ng nangyayari People's Initiative. Kung saan nagpahayag din naman po si Senator Aimee Marcos na patungkol sa sangkatutak na pruweba na ang nasa likod daw po ay ang pinsan niya. Binanggit niya talaga sa interview kapo. Yes, how do you react to that, Senator Bato? Sino pala yung sinasabi nung kaibigan ko na congressman na instruction ni Grito ganun, instruction ni Grito sa amin, na instruction sa amin na hindi lang 3% of the total number of regular of registered voters of our congressional district ang kukunin na may perma, kundi 20% talaga daw para overwhelming. Eh, sino pala nagbigay ng instruction na yun? Yeah. Tama. Yeah. Correct. Ang galing ng logic ni Senator Bato. Sino pala nagbigay ng instruction na yun? At Senator Bato. Hindi na sabihin yung pangalan ng aking kaibigan, pero may yes. kaibigan ako na nagkwento na gano'n. At Senator Bato, sir, binulgar din ni Senator yes. Aimee Marcos kahapon ang mga kontraktor ng mga kongresista yeah. sa congressional district na mga kontraktora ay kinotahan din ng signatures na tag 20,000 minimum signatures para sila ay hindi ma-blacklist doon sa pangungontrata sa mga proyekto ng congressional district ng mga congressman nila. Ito ay revealed on interview ni yes. Senator Aimee Marcos kahapon. The worst na talaga, the worst na hindi na nakakasuka na yung style na yan. Yes. Nakakasuka na yung ganyan. Ewan ko kung hahayaan na lang natin na ganyan na lang. Ganyan. Sobra na. Yeah. Senator. Hindi lang suka. Ayaw ko sabihin dahil last time ngayon eh. Mm. Hindi lang suka ang mangyari dyan. Baka mayroon pang ibang mangyari dyan. Yeah. Nakakakuan talaga. So Senator, as an ordinary citizen, ito yung nakikita namin, and like you said, no, you're a senator, pero kahit kayo, nasusuka kayo, di ba? So, this is really a very low point in our country's history as far as a lot of us are concerned, no? These are our own leaders betraying us, and wala silang kahihiyan na tinatago nila, or si Congressman Tulfo insulting our intelligence, di ba? So, it's all in full display, no? Yung garapalan na ganyan. So my question to you, as the senator of our country, no, an elder supposedly, that's what the word means, senator, yes. diba? Elder. Yes. So yeah. what is we would like to maybe end this on a high note, no, because there is much to be hopeful for. I'd like to know what your highest aspirations for our country are as a senator. Great, sir. Well, as a senator, ang gusto ko talaga sana gumanda yung Pilipinas. Andito lang tayo. We have to work for a better Philippines. Wala ba iba tayong pinapangarap dahil
patapos na tayo dito sa mundo. Ang gusto lang natin na pag-alis natin sa mundo, maiwan natin yung Pilipinas na isang magandang Pilipinas para sa ating mga anak, mga apo natin. Hindi para sa atin, dahil hindi pati madali yung kayamanan sa langit, Lorin, pag namatay tayo. Mm-hmm. Kahit mag-amas ka ng ilang bilyon dyan, yes, pag alis mo dito sa mundo, hindi mo madala yan. Yes. Kaya dapat yung greed, no, i-moderate natin. Yung hindi lang greed sa material wealth, kundi sa power, lahat ng klaseng greed dapat i-moderate natin. Senator, mm-hmm, pwede bang gumanda ang Pilipinas pag nandyan pa ang salot na CPP, NPA, NDF? Nako. Wala. Nabubuhay na naman sila ngayon, pusang. Nabubuhay na naman sila dahil, yun nga. Hindi naman sa kwanaw. Let's take it, kwanaw. Magpangkahan na lang tayo. Mm. The way I see it, nagagamit sila ngayon. Yes. Ginamit sila. Yes. Ginamit sila, so exactly. Reciprocal gamitan na naman ng NPA, yeah, pa si PP pa magpapaisa, hindi ano kapaisa. Mm-hmm. Pag ginamit, correct, mo kami, gamitin rin namin kayo. Ganun yan. Oh, so paano? Oh, nakalusot na naman yung mga yung mga batas na pro NPA na batas. Mm-hmm. Yeah, kita mo yung mga anti-backquit law nila, nakalusot, yes, na naman. Kaya pagdating sa Senado talagang hinding-hindi ko yung panlusutin. Salamat. Harangin ko yung anti-backquit law nila. Thank you. Ay, naku. Tingnan mo. Nakalusot ka agad eh. Ay, naku. Palusutin ninyo yan, yung kinukasing batas. May isa pa, sir, na pinalusot nila, yung ang pangalan ay maganda pero ang laman ay, yeah, nakakabahala. Yes. Yung Human Rights Defenders Bill, yun pala, ay NPA Defenders Bill ito at para sa Communist Party Underground, correct, Operation. At mukhang isinabmit na nila sa Kongreso, Senator Bato. Maganda at binanggit po ninyo ito sapagkat ito yung huling tanong sa bahagi ko na itatanong ko sa inyo, Senator Bato, with your vigilance and with your conviction to defend our peace and democracy and to fight all throughout and through the end itong communist terrorism na nilabanan mo, ano po yung inyo nakikita dito na kahalagahan ng lubusang pagpapatupad ng anti-terrorism law? And as a senator of this republic, paano po kayo makakatulong upang ang gobyerno natin ay maging matatag sa pagpapatupad ng batas? Alam mo ka, kay Rick, ano pang saysay na ibinuto ako dito sa Senado? Binuto ninyo ako sa Senado para bantayan yung ganong klase mga batas. Mm. So, gagawin at gagawin ko talaga lahat na hindi makalusot yung mga batas na yan. Over my dead body. Mm. Over my dead body. Gawin ko lahat na makakaya ko. Gagawin ko talaga na maharang yan. Dahil, ano pa? Bakit pa tayo nagsenador at papayag tayo sa mga ganong klaseng batas na para sa kapakanan ng NPA, correct, at ikakasira ng ating mga security forces. Hmm. Binuto ako ng army, ng navy, ng air force, ng PNP, yes, ng lahat ng uniform personnel, sinuportahan nila ako. Kasi nakita nila na ipaglaban ko yung para sa kabutihan nila. Tapos tayo, palusutin ko yung ganang klaseng batas. Hindi ba ako binuto ng NPA? Correct. Bakit ko palusutin yung batas na para sa NPA? Tama. Di ba? Okay. So, sir, so, makes sense. Gawin natin yan. Yes, so, Senator, nasa mindset nyo ba na tapusin ito ngayon na? Dapat matapos yan. But then again, alam mo, unlimited lang yung powers natin na being with the legislature. Mm-hmm. Hindi, wala man tayo sa executive branch of government. Mm-hmm. Nasa executive branch man talaga yung lahat ng action dapat. Mm-hmm. Kami dito, hanggang legislation lang kami at oversight functions. So, dapat nga magkaisa ang gobyerno. Yan talaga pinakamahalaga dyan. Yeah. Yung direction na tinatahak ng NTA-PILCAC, yun ang pinaka-ultimate direction na dapat tinatahak ng gobyerno. Correct. Dapat hindi kayo nag-iskaril doon. Tama. Yung whole of nation, whole of government, and convergence of actions of all government agencies and leaders. Tama po yung binabanggitin niyo, Senator Bato. At pati na, ang good governance, mabuting pamamahala, hindi kurakot, hindi abusado, at desidido sa pagpapatupad ng batas the way our country was led before by the former President Duterte. And mas mabuti na lang at pinagpatuloy, yes, ni Bongbong Marcos Jr. ang NTF-LCAC. Correct. Senator Bato. At least kay papano, mabuti. Hindi ito nagtagumpay ang CPP na mawala ito, Senator Bato.
Yes, pero isipin mo ha, yung lumabas yung usapan na usaping pistok-pistok na naman, puta, lumabas na naman kagad yung asawa ni Juma Sison. Ah, at isa sa requirement daw niya sa magkakaroon ng pistok ay buwagin ang intipilkak. Ano ka, hello? Anong klaseng pag akala siguro niya matatakot pa niya, tatakutin niya buong Pilipinas na lumuhod sa kanila. Ay nako. Eh kasi Senator, binigyan pa ng pagkakataon na posisyon na pwede pa sila mag-demand ng ganyan. Yun nga sinasabi ko. Para bang kung sa boxing pa itong laban na ito, knockout na yung NPA. Yeah. Knockout na, tapos yeah. Ikaw ngayon, gobyerno, ay inaakayo pa, tumayo, sige, tayo ka. Tapos pag nakatayo na siya, ino-offer mo yung pisngi mo, yung mukha mo, suntukin mo ako para makalaban ka. Parang ganun. Yeah. Parang ganun ang ginagawa natin. Yeah. Para walang abilidad matuto, no, Senator? Correct. Senator, gusto ko lang po maitanong. Yes. Kung gaano po ka-importante sa inyo na in full effect na po ang ating anti-terrorism law. Dahil alam ko po bilang isang matagal na rin na sundalo and you've experienced a lot of fights and first hand against CBP and PNDF, especially sa red area. Ano pong masasabi niyo dito na hindi lang po hahabulin ng ating batas itong mga nasa kabandukan o bagkos? Ngayon po ay nabigyan na mas malaking oportunidad na habulin din pati sa white area o ang ating mga urban operatives. Go ahead, sir. Ay, sigurado yan. Sigurado yan. Lalong gugutumin ang NPA dyan at talagang luluhod sila dyan kung i-implement to the health yung batas na yan. You can just imagine yung kanilang mga, yung mga contractor noon na hinihingala ng revolutionary taxes na yun ang bubuhay sa kanila doon sa bundok, hindi na magbibigay dahil kung contractor ka, bakit ako magbibigay? Kakasuhan ako ng anti-terrorism act for supporting the INP. So hindi na ako magsusuporta. At yung mga kamatayan black dyan sa Kongreso, sigurado yan may tama yan kung i-implement ang gustong batas. Yung mga ginagawa nila activities na supporting the cause of the NPA, may tama yan sigurado. Kaya hintay-hintay lang sila. Just a matter of time. Hintay lang sila. Yes. Senator, one last. Sige ma'am, go. May babasahin lang ako na comment ng isang viewer. Sabi ni Weng D, itong si Senator Bato, hindi mo talaga mapagdududahan ang paninindigan. Mula pa noon, anti-CPP, NPA, NDF na siya. And I'm reading this because napakahalaga na malaman ng mga politiko natin na malinaw sa isang leader na kaaway ang CPP, NPA, NDF. But it seems like some of our leaders don't know that at nakikipagsayaw pa dito sa mga teroristang ito. So, para sa amin dito, napakalaking bagay na nandyan kayo. At saka, kasi ang natutunan namin dito, Senator, anybody that colludes with the CPP, NPA, NDF should just say goodbye to all his political ambitions. Tama. Because it really is the kiss of death. Yeah. Yes, Lorraine, alam mo, makwento ko lang konti ha. Yes. Kung bakit yung pamilya ko dito sa Davao, yes, buong pamilya lumipat, lumayas papuntang Manila at naging squatter dyan sa may Butukan na Quezon City. Hanggang umabot kami doon ng squat yung taon yung parents ko doon sa doon sa may batasan kasi wala man talaga may pera na lumayas dahil sa NPA. Yes. Dahil gusto ng NPA noon na pahintuin ako sa PMA at sumama sa kanila. Hindi pumayag yung tatay ko. Inabangan yung tatay ko at papatayin nila ang tatay ko. Mabuti na lang nakasibat yung tatay ko. Kaya nakalaya siya pumuntang Manila. Yung suot lang na damit ang dala-dala. Walang dalang damit. Kaya sabi ko kayong NPA, hindi ko kayong mapapatawad, anak ng baka. Ginawa ninyong ganyan sa pamilya ko. Bantay lang kayo sa akin. Kaya nung na-official ako at inasign ako sa Davao, na nandun rin lahat ng NPA na kwan. Kaya sabi ko, hindi lang ito pangkwan, hindi na ito personalan. Hindi lang ito personal para sa akin, kundi para na rin sa lahat ng ginawa nilang ganun. Mas marami pa, alam ko, mas marami pa sa ginawang abuso sa ibang tao. Hindi lang sa pamilya ko. Lalo na, sir. Bantay kayo. Oh, lalo na, sir, nung naging police na kayo. Yeah, claro. No, first hand. If you can give us an idea
of what you saw and what happened, your experiences. Lalo na sir, na mag-tiniente ka, nakikita namin itong footage mo na ito, na long hair ka pa dati. Correct. At ang galing mo mag-English doon, sir, ha? Foreign interview yun, nakita ko yun. yung graduate ko, Philippine Constabulary kami, under the armed forces of the Philippines pa kami. So, ang trabaho namin dual, we are law enforcer at the same time, we are military. Sundalo kami na taga-patupad ng batas. Kaya na ako eh, membro ko sa striking force ng Region 11. So lahat ng hotspot ng Region 11 kung saan may gulo, saan nandun maraming NPA, doon ako pinapadala. Okay. Yun ang aking trabaho, striker ako. So yun, dinaan ako lahat. Lahat ng encuentro sa Davao Oriental, Davao Norte, Davao Sur, Surigao, Davao City. Lahat ng kuwan dyan, encuentro, dinaanan ko. Lahat ng bundok dyan, naabakan ko sa kaka-operate laban sa NPA. Kaya... hindi mo talaga ako maluko, NPA kayo, kahit anong gawin ninyong pagiging duplicitos ninyo. I've been working my whole life against you. Yeah. And maganda yung ginawa niyo, sir, sa Davao, with the support ni Mayor Rodrigo Duterte noon, inorganisa ninyo mga barangay at sila ay naging bahagi ng peacekeeping forces. And you were able to neutralize and isolate and constrict the area of the NPA the way you describe it in your operation ng pinuntahan kayo ng foreign correspondent. It was a very good interview. Senator Bato de la Rosa. Yes, Alsamasa was very important noong panahon namin, dahil kung hindi nag-Alsamasa ang mga tao sa Davao, hindi matapos yung problema sa insurgency. Dito mismo, sa syudad mismo, araw-araw may average of 7. 7 ka tao ang pinapatay dito. Every day, ha? 7 persons ang pinapatay ng NPA. Kaya ang taong bayan na talaga ang nagdesisyon na lumaban. Correct. Kaya may lumabas yung mga Alsamasa, yung mga tad-tad, yung mga kuan, yun, yung tao na yun, nagalit sa kanila. Yes. At maganda yung sinasabi mo din, Sarah. Sabi mo, we will, sa ini-English mo, sir, sinisigurado mo na walang mag-violate sa civilian at susunod sila sa utos at command ng mga military forces at hindi sila gagalaw na walang command instruction mula sa inyo. Batang-bata ka pa doon, sir. At hindi namin makalimutan. May patilya ka pa, long hair pa. 24 years old bago noon, Eric. 24 years old. Nakita bago graduate na PMA. Oh, 24 years old. Kaya, pasinisya na kayo doon sa English ko. Hindi magaling, sir. Baluktot pang English ko doon. Nasa YouTube. Sir, may meron akong beauty contest na natanong sa inyo. Okay, kasi, no, you're 20. How old were you no naging kadete ka? 20, graduate ako 24. So napakatagal na ninyong nasa public service, 'di ba? Sobrang tagal na. So ano po yung kasi nakikita natin ngayon, nalulungkot ako na nakikita ko na iba't napakalayo ng ibig sabihin ng public service sa maraming leaders natin. Pero sa experience ninyo, no, being a public servant for so many decades, what is public service to you? Yes, what sir. Does it mean? Ano yung important na components niya? Great, sir. Ang pinaka-importante dyan sa public service, yung dedication mo sa public service na you're willing to give up your life in the name of public service. And I did that many times in the past. Yung willing ka na, sige lang, bahala na ako, matamaan ako, mamatay ako ngayon dito sa encuentro, importante lumaban ako para sa aking inang bayan. Laban ito para sa ating bayan. So, if you're willing to give up your life in the name of public service, that's the best, that's the ultimate one. Senator, may I interrupt? No? So, where did you get that? Did you get that from the PMA? Kasi yun yung nakukuha ko sa mga PMA graduates. Tinuro ba yun sa PMA? Ano na hulma? Yung binibigay mo yung buhay mo ng ganon? Yes, kasi hindi lang sa tinuturo, kundi pinapakita talaga ng mga seniors namin sa PMA yung leadership by example na marinig na lang namin na ilang weeks pa lang, ilang months pa lang after graduation, meron na kaming dinadasal doon sa Miss Hall na let us opera 1 minute prayer for the soul of the late second lieutenant, ganon. So nakikita natin na, kasi yung tao na yun na namatay ngayon, kilala ko yung nasa Cadet Corps pa siya na talagang yung kanyang puso talaga nasa bayan. Kaya yun,
he offered the ultimate sacrifice. So nagiging idolo namin yung mga upper class namin na nangamatay. So ganoon na rin kami. Ganoon na rin kami paglabas ng SPM, given na yan na pagmamatay ka anytime, That's life of a serviceman. Claro, claro. Yes. Senator Bato, napakasarap po ng pag-uusap na ito, lalo na po kapag ang mga sagot nanggagaling sa puso. Correct. At hindi po politiko ang sagot, kung hindi totoong lingkod bayan. Yun po nagugustuhan ng mamamayan. Ang pagiging payak at diretso ng mga sagot ninyo. Thank you, Senator. Yes. Salamat. Before we close, no, pasensya lang kayo, hindi ko kayo nabisita doon sa kulungan ninyo doon sa Kongreso. Gusto ko sanang bumisita, pero alam mo, napasabihin nila, nakikialam tayo doon sa kanilang ginagawa. So, hindi lang ako bumisita, pero deep inside my heart, you were always in my heart at saka in my thoughts na naawa ko sa inyo sa nangyari sa inyo talaga. Maraming salamat, sir. Huwag kayong maawa, nanalo ang Pilipino nun. Opo, silang sir, gumurap. Namulat natin ang malawak na mamamayan. Yeah, that we cannot give up our rights and freedom without standing by it with the people. Yeah, and we're sitting with, I've sat with my lawyers and we're going to sue them still. Yes. No? We're going to make them pay for what they did. Of relasyon, attorney, sa pagitan ng Pilipinas at ng ating mga iba pang bansa, ang Canada po ay naglabas ng babala, no, sa kanilang mga citizen kaugnay sa pagbabyahe sa 17 mga probinsya, at karamihan nga dito ay dyan po sa bahagi ng Mindanao. Avoid all travel ang nakalagay sa kanilang abiso, at pumalag dito ang National Security Council at sinasabi nila hindi ito sumasalamin sa kasalukuyang estado ng seguridad dyan sa Mindanao, kasi Quezon meron daw problema sa krimen, sa terorismo. Ano naman ang masasabi mo rito, attorney? Kanina nakapanayam ko ang taga Philippine Army dito sa programa din natin. Tinanong ko kung may ugnayan ba, hindi lang ang Canadian government, pati ibang mga gobyerno pa, para sa kanilang pagbabase doon sa kanilang babala sa kanilang mga citizen. Ano ba masasabi mo ukol dito, attorney? Well, una-una, hindi naman natin madidiktahan ang gobyerno ng iba't ibang bansa kung anong advisory ang maibibigay nila sa kanilang mga kababayan, no? Siyempre, pinangangalagaan nila yung well-being at safety ng kanilang mga kababayan. Pangalawa, dapat siguro tanungin natin, lalong-lalo na yung ating nasa defense sector, bakit ba nagkaroon ng ganyang guidelines? Siguro naman may basehan sila. Eh kung maaalala nyo, nakipag-ugnayan na rin tayo sa China para sa sharing of intelligence information dyan sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Lalong-lalo na dun sa mga movements ng submarines, kasi ang technology ng Canada, madidetect nila yung mga submarines na merong capability na hindi rin madetect ng radar. So medyo advanced ang intelligence gathering ng mga Canadians. So kaysa sila ay magbalak sibuyas at magsabing walang katotohanan yan, I would rather na umupo sila doon sa mga, again, mga suho ng Canada at mga defense attache ng Canada, at intindihin kung bakit nagkaroon ng ganyang travel advisory. Dahil wala namang mag-i-issue ng travel advisory kung walang basihan. Kung nauna na ang China, ang Canada dyan, asahan natin na ang United Kingdom at ang Estados Unidos ay mag-i-issue rin ng kaparehong advisory. So meron talaga mga nagaganap na siguro ayaw malaman ng defense department natin, defense sector ng mga ibang Pilipino, para hindi tayo mataranta. Pero alam nyo, nung bagong-bago akong congressman ng 17th Congress, tingin ko nahalal kami ng Mayo, nag-assume ng June, parang July, nandiyan ako sa Basilan. Abay, doon sa Basilan na pinuntahan ko, naririnig ko, nararamdaman ko yung pagsabok ng mga bomba. Yung pala, as early as July of 2016, meron na tayong gera laban sa ISIS bago pa nila linusob at inoccupy ang Marawi. At yung kalaban ng gobyerno natin na ISIS sa mga panahon na yon, nakabase dati sa Basilan. Pero walang kahit anong impormasyon na linalabas ang Defense Department sa mga panahon na yon, July of 2016, na narariyan na pala ang ISIS sa Mindanao. So, yung mga ganyang impormasyon na galing sa Canada, kinakailangan po, imbis na ikagalit, imbis na ikainsulto, kinakailangan po, malaman natin kung ano yung impormasyon mga Canadians, at tignan natin kung totoo at hindi, dahil baka nga merong banta, hindi lang sa mga dayuhan,
kundi lalong-lalo na sa ating mga kapwa Pilipino. Alam naman natin, may history tayo na ganyan, di ba, attorney, na yung nakidnap dyan sa naalala mo dati, Dos Palmas Resort sa Palawan, dyan din sa bahagi ng Mindanao, na involved ay mga foreigner nga. So, kumbaga, pwede ba nating sabihin na ayaw lang magpakakumpiyansa ng Canadian government para sa kanyang mga citizen na nandito sa Pilipinas at ayaw nilang magkaroon ng kakulangan sa pagpapaalala na patuloy na mag-ingat? Okay, I would go one step further. Sa tingin ko, hindi lang sila ayaw nilang maging kumpiyansa ang kanilang nationals. Sa tingin ko, meron talaga silang basihan. So, ang sa akin, alamin natin kung ano yung basihan nila nang tayo naman ay makapaghanda. Wala pong masama kung ang Pilipino mismo ay makapaghanda. Bakit naman natin papayagan na mga Canadians lamang ang mangangalaga sa kanilang mga kababayan? Dapat pangalagaan din natin yung seguridad ng ating sariling mga kapwa Pilipino. Tingnan po natin kung anong basihan nila. Maari din kasi yung intelligence din nila, hindi rin yan na basta-basta. Marami din siguro silang linkages at bakit hindi na lang sabihin sa militar, makipag-ugnayan sa militar para magkaroon ng coordinated efforts? Well, hindi naman para sa Canadians yun na sabihin sa Defense Department natin kung anong dapat nilang gawin. Yan naman po yung paghihimasok sa ating pagiging soberenyang bansa. Pero ngayon, walang masama po kung makipag-ugnayan na ang ating defense sector sa mga Canadians at malaman ko anong impormasyon na yan. Alam niyo po, medyo bagamat ang laki-laki ng intelligence fund ng ating presidente, tinanggalan nila ng intelligence fund ng ating vice president na taga Mindanao na sana ay mas maraming mga connect para malaman ko ano nangyayari. Ito po, resulta to sa pagtanggal ng confidential fund ni VP Sara na taga Mindanao na hindi natin nalalaman talaga kung anong ginagawa ng ating mga kalaban. Ay huwag niyong kakalimutan, yung bomba sa Mindanao State University, hindi po dapat yan nangyari kung nagamit ng intelligence fund ni Presidente at ng Armed Forces of the Philippines sa tama. Dapat yan na-preempt natin sa paggamit ng intelligence at confidential fund. So yung mga kalaban ni VP Sara, nako, resulta na po ito sa inyong pagkakait ng confidential fund sa isang tao na taga Mindanao na alam niya kung saan kukuha ng impormasyon tungkol sa ating mga kalaban. Eh bakit kasi tayo nagpipilit at tayo mga taga Luzon, tayo lang ang dapat magkaroon ng confidential at intelligence funds. At samantalang hindi naman natin alam kung saan bibili ng impormasyon, no? Gaya ng mga lehitimong mga taga Mindanao. So, pag na nangyari po yung bombahan sa MSU proves, hindi po nagagamit ang intelligence at confidential fund ng mga taga Luzon na tama. Dahil hindi nila alam saan bibili ng intelligence at ng intelihensya, no? Pero, dahil pinagkaita nga nila yung taga Mindanao na may kakayahan, the burden is them on now. The burden now is on them. No? Tignan nyo naman kung ano yung mga sinasabi ng Canadian dahil bilyong-bilyon naman ang meron kayong intelligence fund. Kunin nyo lang ang lead sa mga Canadians at kayo na magkaalap ng impormasyon. Pero sigurado po ako, hindi mag-i-issue ng ganyang advisory na walang basihan. So ingat din po tayo mga kababayan, yung advisory na in-issue ng mga Canadians para sa kanilang mga kababayan, seryosohin na rin po natin. Maging listo po tayo, maging alerto, at tayo na po ang magbantay sa ating sariling mga seguridad kung ayaw gawin yan ng ating Defense Department. Pero pwede tayong makipag-ugnayan sa kanila, makipag-usap. Pwede! Wala pong labas sa ating soberenya kung manggagaling ang initiative sa atin. Hindi sila naghihimasok dahil tayo naman ang nag-request. At wala naman pong masama kung tayo magre-request, no? Dahil ang impormasyon na impormasyon, intelligence is power, knowledge is power. Tanong mo ba, Kuya, ay kung ano-anong mga probinsya? Alam nyo ba yung 17 na lugar yes, sa Mindanao? Meron. Ito, basahin ko ha. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Maguindanao, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, yes, Misamis Oriental, Cotabato, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, at Zamboanga Sibugay. Yan po ang mga probinsya, attorney. Probinsya, narinig ko, Zamboanga del Norte, ano pa po? Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, yung bagit mo, Zamboanga del Norte, yung kaibigan natin, ha, dyan sa Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Cotabato, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Bukidnon, Maguindanao, Lanao del Sur, Tawi-Tawi, Sulu, at Basilan.
Yan ay avoid all travel. Yan yung abiso nila na para sa mga Canadians. Doon naman sa avoid non-essential travel, Caraga Region at Davao Region yung mga lugar. Wow, pati pala siyudad ng Davao. No? Mm. Well, ako po hindi nagtataka, natatarget din ng Davao dahil yan po talaga ay ang lugar ng mga Duterte, no, na talaga matagal ng kalaban ng mga terorista. E sa mga panahon na nagkakaalyansa ang ating speaker at ang mga terorista, hindi ako magtataka kung talaga magkakaroon ngayon ng banta sa Davao dahil lalakas talaga ang loob ng mga terorista dahil alam nila na kumbaga nauto nila ang liderato ng Kamara de Representante.